Magandang araw mga kaibigan. Ang gagawin ko po ngayon ay isang Bluetooth speaker. Bali, usong-uso po ito ngayon. Ang problema po niya ay ayaw tumuloy yung power niya. O nagbiblink lang yung pinaka-standby niya na ilaw. Tignan po natin ito. Okay. Okay guys, bubuksan ko na itong Bluetooth speaker para malaman natin kung bakit ayaw niyang tumuloy yung power niya. Go. Yan. Medyo maraming tornilyo siya. Okay guys, natanggal na natin yung pinaka-tornilyo niya. Oops, meron pa palang isa. Lapit. Meron pa dito sa bandang ilalim. Tingnan mo. So, ayan, natanggal na natin lahat yung pinaka-tornilyo niya. At ito ang bumungad sa atin. So, natanggal yung kanyang battery. So, ang battery nga po pala dito ay 7.4. Yung na nakalagay sa pinaka power supply niya. So, tingnan natin kung 7.4. Ay, 7.4 yung battery niya. So, ilalagay na natin. So, malamang ito lang yung naging problema niya. Madalas mangyari rin yung ganito na naglulus yung battery or natatanggal dahil naka-sticklo lang ito madalas sa pinaka body niya o yung kadikit lang siya. So maaaring pa siya pag natumba yung speaker, maaaring matanggal siya. Tignan natin kung tutunog siya. So guys, nailagay na natin yung battery na natanggal at sinubukan kong mabuhayin siya. Noong una ayaw niyang mabuhay or mag-on. So, maaaring na-drain yung battery. Kasi sabi ng may-ari dito, mga ilang linggo na tong hindi ginagamit dahil nga nagluloko yung pinaka power supply niya. So, nagbiblink lang yung power niya. So, nailagay na natin, nagpower na siya. So, medyo hininaan natin yung boses para iwas copyright tayo mga kaibigan. So, ilalagay ko na ngayon yung pinaka battery niya. So, lalagyan ko ng brace
O iipitin ng isang metal siya, eh, maliit lang. Para magiging matibay siya. Hindi na basta-basta matatanggal. So, yan lang po ang pinaka-logic ng video na ito. So, hinihinaan ko po yung sounds para iwas copyright din. Ayan po, nag-power na siya. Nag-drain lang talaga siya kanina dahil ayaw na. Dahil medyo matagal siyang na-stock. So, lalagyan ko ng isang metal yung pinaka-battery para maiipit yung battery at yung pinaka-magsisilbi niyang brace. Okay. So, bago ko i-fix yung pinaka-battery niya, double check ko muna yung battery niya kung nag-charge talaga siya. So, ayan doon. Nasa 7 volts po yung na-reading natin. At sa pinaka-board niya, i-testin natin. Nalabas nasa 7 volts din po ang pinaka-supply niya. So, okay yung battery tsaka yung pinaka- supply sa board ng Bluetooth. So, i-fix na po natin yung pinaka-battery niya. Pali 7.4 po yung ginamit niya. So, medyo mataas po siya. Kadalasan nga po ay 5 volts yung ginagamit nito. So, bihira po yung gumagamit ng 7.4 na battery. So, yung iba naman po malalaking Bluetooth speaker, mga 12 naman yun. Madalas mga 12. So, yung maliliit, 5 volts madalas. So, ito po, bihira po itong 7.4 na ginagamit. So, lalagyan ko ng metal po yung pinaka-battery para hindi na siya basta-basta matatanggal. So, madalas po kasi naka-stick glow. So, ang tendency po na matanggal talaga kung mababagsak yung Bluetooth or maalog siya. So, madali siyang matanggal dahil bibitaw na yung pinaka-stick glue niya. Thank you.
maging ganito yung problema ng inyong Bluetooth. Ada apa? Apa? Ya. Okay. Pause, pause. Okay na po siya guys. Palike naman po kung may natutunan po kayo. Pa-share na rin. Pa-click na rin po ang subscribe button at pa-hit na rin po yung bell para sa mga updates na bagong video. Maraming salamat po sa panonood.